Hello friends, today's recipe is ginisang pusit. Ayan, so bago mag-start, subscribe ka na muna sa aking channel. And don't forget to push the bell button as well para lahat ng video ko na i-upload ay updated ka, alright? Tara na! Ayan, syempre kailangan lang natin ng bawang, sibuyas, kamatis, at luya. At syempre, ang ating pusit. Yun sa akin, hihiwain ko pa yan. Eto. Yan. Yung iba hindi na hinihiwa kasi yung pusit nila maliliit. Pero pag malaki, kailangan hiwain. At syempre, hindi mawawala ang aking magic sarap na pampasarap. Tara na! Start na tayo, guys! Siyempre, papainitin ko muna yung ating lutuan. At kapag mainit na, pwede na natin ilagay yung ating mantika. Yan. Painitin muna natin ng konti yung mantika. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating bawang. Yun, nilalagay ko na yung bawang. Yan, siyempre hayaan muna natin yung maluto hanggang maging brown ng konti. Lagyan na natin yung ating sibuyas. Then, ilalagay ko na yung luya. Yung iba, inuunan nila yung luya. Yan, pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Bago natin ilagay yung pusit, kailangan maluto muna yung kamatis. So, ayun, lalagyan ko na siya ng patis para medyo sumipsip na yung lasa. Ayun, friends, hayaan ko munang maluto yung ating kamatis. Ayan, lalagyan ko na siya ng pepper or paminta. Lagyan ng konting tubig para meron siyang sabaw. Tapos, hahayaan ko muna niyan siya hanggang sa kumulo. Ayan, pwede ko nang ilagay yung ating pusit. Ilalagay ko na yung ating pusit. Ayan, malapit na siyang maluto, guys. Ilalagay ko na yung aking magic sarap na pampasarap. O, diba? Tapos, hahayaan ko lang muna siya ng isang minuto. Tatakpan ko muna siya. Eto na, guys! Tcharan! Luto na! Lalagyan ko siya ng pampagana. Yes, para sa akin, pampagana yung sili. Ayan, guys, at isa na namang recipe ang aking na-share sa inyo. Sana may natutunan po kayo.
Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to subscribe po dito sa aking channel. Thank you!